Kumusta mga ka-inspiring worker? May ginawa kaming pintuan para sa computer repair shop namin dito lang sa labas ng bahay. Papasilip ko sa inyo kung paano namin ginawa ng utol ko. Shoutout pala sa mga kaibigan natin na si Ronel Canlas tsaka si Mark Lester Sabirola, yung mga kaibigan natin yan. At yung mga bagong subscriber na kaibigan natin, huwag na muna natin pangalanan. Okay. Maraming salamat sa mga subscriber na nagtitiwala. Gumawa ka pala kami ng pintuan. Siyempre, nilagyan namin ng konting design gamit yung laminate primer ng inko. Sana may makuha kayong kaunting idea. Tara! A few moments later. Na guys, nakapag-frame na po kami ng gagawin namin pintuan. Ito, kung napapansin nyo itong plywood na to, yung isang diskarte. So kapag na 45 degree nyo na, lalagay nyo ng kahoy, kaya plywood. Ayan. Para hindi na gumalaw. Ayan. Kapag 45 degree na yan. Kira router namin yan dito. Okay guys, paano ba saan mag-trimmer sa kahoy? Ito. Wala, shoutout kay Mang Fred. Tatay Fred, ayan o. Sala-suporta namin kapag may ginagawa kami. Ayan. Ayan si Utol. Okay, tara. Paano nga ba talaga saan mag-trimmer? Dati ano, katamyan ito kaya? Oo. Pag magti-trim po kayo guys, diba 1/2 yung iti-trim nyo, kaya 3/4 yung taas. Kailangan magsimula kayo sa manipis muna. Huwag nyo muna kukunin yung ano, yung 3/4 na taas na kailangan nyo. Kailangan mag-trim lang muna kayo ng manipis para may guide kayo sa pinagtitriman nyo. Gaya nito. So, sa una, manipis lang muna yung kain ng talim. Kapag nakapag-guide na kayo, saka nyo ulit lalaliman para hindi nahihirapan yung talim. Kailangan daan-daan lang po. Ayan o, gaya nito, ang linis ng pagkakagawa o. Kailangan daan-daan lang. Ngayon dahil 1/2 yung kailangan namin na lalim, tatagdagan na lang yung talim para maibaon ulit siya. The next day. Okay mga ka-inspiring, share ko lang yung ginagawa ng pintuan ng utol ko. Ayan o. Shoutout sa utol ko. Share ko lang, may ginagawa namin pintuan ito. Yan.
ginawa namin, naglagay muna kami ng kanal sa, naggumawa muna kami ng frame. Ayan, pakiya nga tol. Ayan, gumawa muna kami ng frame ng gagawin namin pintuan. Ayan, ginamit namin dito router. One na plywood yung gagamitin namin. Share ko lang to para may idea kayo. Mas maganda kasi to nasa loob yung plywood, guys, kaysa yung ipapatong nilang. Mas matibay po kasi to kapag nasa loob. Yan. So pang tips na sasabihin ko, alam ba magdi-design kayo sa ano, sa pintuan na gagawin nyo. O magdi-design kayo, bago nyo pakuin po, lagyan nyo na muna ng design. Halimbawa, ira-router nyo to. Ayan po yung design na ginawa namin. Bago nyo yung pakuin, mas maganda, malagay nyo muna ng design para kapag magpako kayo dyan, hindi nyo natatamaan yung gusto nyong design. So, ayan, design. Dito na kayo magpapako. Kasi kapag kung nauna yung pako, tapos may gagawin kayong design na tapat sa pako, malaking abala yon. Ayan. Pakuin muna namin. Pako kami nung walang kahirap-hirap na hindi magagalaw yung design na ginawa namin na hindi maapektuhan. Gaya po nito. Ayun po yung mga design ngayon. Ito na yung pako na iwasan namin kapag pako kami ng maayos. Ayan. Sana may makuha kayong idea. Disclaimer lang po sa marunong at magagaling na. Baguhan lang din po kami. Kineshare lang po namin yung mga idea namin. Next naman po, magtatapos kami ng kabilang side ng pintuan.
moments later.